pagkaing binuro, hindi man paborito ng lahat, papatok daw ngayong 2018 ayon sa ilang mga eksperto sa pagkain. Kaya dapat ngayon pa lang, matutunan na natin dapat na mahalin. Hindi na namin kayo buburuhin sa paghihintay sa susunod naming kwento tungkol sa mga pagkaing buro. Pues, diretso na tayo, hindi lang sa culinary capital, pero buro capital din daw ng Pilipinas, Pampanga. Dito sa palengke ng Candaba, bawat tindahan ng isda, nagbebenta rin ng buro. Bili na po kayong burong isda, dala. Kaya, bili ka na ng dala, buro. Kahon-kahong buro. At ang isa sa pinakamalaking supplier dito, si Resty, na dalawang dekada nang ito ang negosyo. Yan talaga ang matatag kong hanap buhay, yung pagbuburo. Minamaster ko ng gusto yung buro dahil yan ang kinabubuhay na aking pamilya. Entra sa matagal yung pagbuburo, yung mismong trabaho, yun ang magtuturo sa'yo. Maliban sa nakasanayan ng burong hipon na masarap i-partner sa pritong isda at kanin, meron ding burong hito. Pero ang kanila raw talagang best seller, burong tilapia. Ang pinakamabenta yung burong ng tilapia dahil nakakabili ka ng 10, 20, at saka 50. Pero madalas bumibili yung 4 kilo, lalo na kapag merong okasyon dito sa amin. Nasa paglalagay daw ng asin ang sikreto sa pagbuburo. Pag ini-stack mo, kailangan damihin mo yung asin para hindi masisira yung isda. Sa paggawa ng burong tilapia, pinaliskisan at inalisan ng bituka ang isda at saka ito hinati sa gitna na parang daing. Sunod itong pinalamanan ng lugaw o malambot na kanin na may halong asin. Pinagpatong-patong ang mga tilapia sa balde. Nung napuno ang lalagyan, tinakpan na ito at itinabi sa kwarto para maburo sa loob ng 5 hanggang 8 buwan. Hindi pa ready itinda ito dahil lulugawin muna bago namin itinda. Sa ngayon, halos 40 balde ang nakatabi sa bahay ni Naresti. Yan ang linalagyan ko ng kanin, yan. Ang mga burong isda, inilabas at dinurog habang nilalama sa asin at lugaw. Linalagyan ko ng asin kapag gusto kong tumagal yung isda, maraming inaalatan ko para hindi masisira. Maraming pinadadala yung nagpapadala sa abroad, maraming bumibili doon dito sa amin. Kumisan nga talagang kami pa ang pinagtatrabaho para hindi nga sumingaw sa aeroplano. Masarap igisa sa bawang at sibuyas na may tomato sauce. Yaman yung buro. Alyamalat, alyamatabang. Sakto yung pangaluto na. Gusto yung timpla, manyaman yan talaga yung buro. Pwedeng pang ulam, pwede rin sausawan. Ang kanilang mga produktong buro pwede raw tumagal ng 1 buwan. Ang pagbuburo o fermentation, uri ng pagpepreserba ng pagkain sa pamagitan ng pagbabad nito sa iba't ibang mga sangkap. Sa pagkakaalam ko, nagsimula ito sa mga probinsya noong unang panahon na walang access sa cold storage. Ang mga tao noong unang panahon, nag-isip sila ng paraan, bukod sa pagtutuyo ng karne, nag-isip sila ng paraan kung paano mapapatagal ang pagkain nang hindi masisira. Kaya nila naisip yung tinatawag na fermentation. Ayon sa food blogs at websites, isa raw sa food trends ng 2018, mga fermented o binurong pagkain. Ayon sa nutritionist na si Malu Caudal, bunga ito ng pagiging health conscious ng mga tao ngayon para sa kanilang hashtag body goals. Una, nakakaroon tayo ng probiotics. Ang probiotics natin is a product of yung production ng lactic acid that promotes good digestion. So, nagiging mas digestible ang food kapag fermented. Kapag ka ang food, madaling natutunaw, mas naaabsorb ng katawan ng mas maaga ang mga nutrients na dapat nating makuha sa food. Dinataas din niya ang vitamin B content ng food at saka omega-3 fatty acids. Dito sa Lawag City sa Ilocos Norte, very healthy ang kanilang buro, iba't ibang mga prutas. Isa sa mga nagtitinda nito sa gilid lang ng kalsada, si Nanay Lina. Ang kanyang ibinuburo depende sa prutas na napapanahon. May burong sampalo, burong balayang o isang uri ng saba, burong papaya,
burong mangga at burong betel nut o yung ginagamit sa nganga. Ang secret ingredient daw ni Nanay Lina sa kanyang mga burong prutas, walang iba kundi sukang Iloco. Mas matapang daw kasi ito kaysa ordinaryong suka. Ay, mas maganda yung sukang Iloco. Basta matapang ang suka, hindi agad masisira. Ngayon araw, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng burong sampalok tsaka papaya. Ilalagay lang ng suka tsaka asukal. Ang gagawin natin dito ay putol-putolin. Tapos, lagyan ng sukang Iloco, saka asukal. Ang mga burong prutas ni Nanay Lina, perfect daw panghimagas. Bagamat maasim-asim, syempre. Sap siya, maasim, pero kahuli may kagat ng matamis. Bagay na bagay ito sa mga kabataan, imbis na candy. Masarap po. Parang atsara. Hindi siya masyadong masim, hindi siya masyadong masarap. So, yun na yung sauce. Sa culinary school naman na ito, sa Bacoor, Cavite, karne ang kanilang ibinuburo. Ang tawag nila rito, pickled pork surprise. Bale, yung technique natin dito sa binurong baboy ay hinango o inspired sa bansang Australia. Isa sa mga sangkap sa pagbuburo, yelo. Nakatutulong daw kasi sa pagdagdag ng lasa sa karne ng baboy. Bali, yung epekto po ng yelo sa pagbuburo ng meat, nabubos niya po yung proseso ng pag-preserve, yung preservation process. Katulong po yung ano, yung suka, mas napaprolong po yung shelf life ng pork na binuburo. Mas na improve yung taste and texture po ng meat. Para sa kanilang pickled pork surprise, imbes na ordinaryong suka, apple cider vinegar ang kanilang ginagamit. Yung apple cider kasi is parang yung fats ng ano ng pork, medyo nalilesen siya dahil yung sa acidity, natural acidity ng apple cider vinegar. Naglagay ng 2 baso ng tubig at 1 tasa ng apple cider vinegar. Pinaghalo-halo muna ang asukal, hot sauce, celery, bay leaf o laurel at pamintang buo. Pakukulaan po natin siya ng simmering lang po. So, dandan po natin at saka nilagyan ng yelo. Pagkalagay po ng yelo, hahaluin natin siya. And then pag natunaw na po yung yelo, atin na pong ibubuhos ito doon sa ating baboy. Ilalagay na natin siya sa isang tightly sealed dapat na container. Bubuhos na natin ang ating mixture. Pagkatapos, ipinasok sa refrigerator at saka hinayaang maburo sa loob ng 3 araw. Twice a day mo siya babaligtarin para sigurado na yung mixture, yung ano niya, yung pinagburuhan na mixture, equally distributed, ma-absorb ng meat yung ano niya, yung mixture niya. Pwede ho siyang kainin as is. Pwede siyang maging yung pork base mo. Flavored na po siya. Pagkatapos ng matagal-tagal na paghihintay, sa wakas, kainan na! Hindi kaaya-aya ang amoy, pero masarap. Kaya naman trending sa 2018. Mga pagkaing buro o fermented. Hindi man paborito ng marami, marami raw health benefits.